Game 7 tribute ni Jayson Tatum para kay Black Mamba. Jimmy Butler walang panahon para magpahinga sa pinaka-crucial game ng series. Game 7, Boston Celtics versus Miami Heat. Ito na ang huling laban at malalaman na kung sino sa dalawang teams na yan ang kakalabanin ng Warriors sa NBA Finals. Huling nagtapat sa Game 7 series sa Conference Finals mismo ang Heat at Boston taong 2012 pa kung saan kumanangan ng 31 points sa Game 7. Etong si LeBron James para maidala ang Miami Heat sa NBA Finals. Well, maulit kaya ngayon yan mga bro at mabuhat din ni Butler papuntang Finals ang Miami Heat. Isang magandang balita dahil magbabalik lineup na din ang 6th man of the year na si Tyler Hero. So opening quarter, mainit na 9-1 run agad ang ginawa dyan ng Boston. Halos 4 minutes pa bago makapagtala ng field goal ang Heat. Mula yan sa dunk ni Butler. Under 6 minute mark, napatawag na ng timeout dyan ng Heat dahil patuloy ang magandang run ng Boston. Sa mga oras din na yan mga bro, pumalo na din sa double digit ang lead ng Boston. Tila yung ginawa ng Heat last game, Boston naman ang gumawa ngayon. Well, nagkaroon lang ng pagbawi ang Miami Heat dahil sa ginawa nilang 8-0 run pero nasa 15 points pa din ang naibaong lamang dyan ng Boston, 32-17. Kung saan leading scorer nga nila ang 8 points ni Jayson Tatum na may suot pang armband na may number ni Kobe Bryant at 7 naman mula sa bench para kay Grant Williams. Second quarter nang ipinasok na si Tyler Hero, isang magandang setup play agad ang naibigay niya para sa end one play ni Bam Adebayo na meron ng 11 points sa first half. Habang patuloy pa din ang pagbubuhat dyan ni Jimmy Butler with 24 points sa first half na hindi man lang nagpahinga mga bro buong first at second quarter, timeout lang ang pahinga ni Butler. Well, bago matapos ang quarter na ibaba pa nila sa single digit etong lead ng Boston mula yan sa ginawa nilang 15-5 run. End of second quarter mga bro, 55-49. Entering of third quarter, bumalik ang sigla ng opensa nitong Boston kung saan patuloy ang maganda nilang ball movement. Under 6 minutes, balik sa 14 points ang lead nila sa Miami Heat, 72-58. Though bumawi naman dyan ang Heat na pinangungunahan ng opensa ni Bam Adebayo, under 5 minutes nakagawa sila dyan ng 7-0 run. Palitan sila ng run, palitan din ng timeout mga bro. Kahit papano nakapagambag na ng disente dyan si Kyle Lowry kaya naman naibaba ng Miami Heat sa single digit. Etong kalamangan ng Boston, 82-75. Fourth and final quarter, na ibaba ng Miami Heat sa 3 points etong lead ng Boston, 82-79. Pero after niya, nagsunod-sunod naman yung mga sala nilang tira. Kaya naman pagkakataon ulit yan para sa Boston, kung saan balik sa double digit ang lead nila under 4 minutes. Iwan pa sa play na to si Jimmy Butler mula sa galaw ni Jayson Tatum. Though hindi pa tapos ang laban dyan mga bro dahil gumawa pa ng 8-0 run ng Miami Heat under last 2 minutes kung saan baba sa 5 ang lamang ng Boston, 98-93. Sinundan pa yan ng clutch 3-pointer ni Max Strus mga bro, 98-96. Well, may pag-asa sanang lumamang ang Miami Heat mula sa 3 points na to ni Jimmy Butler. Yun nga lang ay hindi pumasok at nauwi naman yan sa 2 free throw para kay Marcus Smart. Well, ihirit pa sana dyan ng Miami Heat mga bro kaso sala ang 2 3 points ni Max Strus. Kaya naman final score mga bro, 100-96. Finally, balik finals ang Boston Celtics mga bro kung saan pinangunahan niya ng 26 points na Jayson Tatum habang tuwig 24 points naman para kay Smart at Jaylen Brown. Para sa Miami Heat, 35 points ang binigay ni Jimmy Butler na hindi man lang nagpahinga mga bro, 25 points para kay Bam Adebayo habang 15 points para kay Kyle Lowry. So abangan natin ang mainit na laban ng Boston Celtics at Golden State Warriors sa NBA Finals.